Hello guys, for today's video, ayan, prito tayo ng dilis. Buwad, Bulinaw in Bisaya. So ayan guys, dahil may nagbigay sa atin at syempre nag-craving din tayo ng dilis. Masarap yan guys, iano sa suka at saka lagyan ng kamatis. Diba? At ito guys, kunin na natin ang first batch. May second batch pa to na dilis na lulutuin natin guys. So after nito, yung mantika na pinagamitan natin ito, yun din yung gagamitin natin sa kamatis. So, ayan na guys. Second batch ng dilis. For Bulinaw. Ayan. At syempre guys, niluluto ko ito nang wala ang aking mga amo. Wala ang aking mga alaga kasi mangangamoy talaga to ang dilis sa loob ng kusina. So habang umalis sila, dali-dali ako yung nagluto nito. Pero after naman nito, nag-ano na naman ako ng pang yung dakon ba yun, yung pang pausok, yung mas mabango. So hindi na nila na ano yung amoy ng dilis. So ganyan lang guys. Wala ang amo, saka nalulutuin at gumawa ng paraan para pag hindi na nila maamoy ulit. So, ito na guys ang ating dilis. Nalagay na natin sa plato. And then, magluto tayo ng kamatis. Ayan, nilagay ko na ang onion. Yan lang, yung mantika lang din yung ginagamit ko ang pinaglutuan ko nito. So, white onion yung gamit ko. Sobrang sarap nito guys, parang ano, parang yung ano, yung masamis yan kasi of course lalagyan ko siya ng sugar. So ayan, mix na natin yung kamatis. At nilagay ko na ang kamatis at saka green chili. Ayan guys, mix lang natin hanggang magiging soft itong kamatis natin bago natin siya timplahan.
yun, tinimplahan ko na niya siya ng MGS seasoning. Ayan. At syempre, hindi ko natimplahan ng asin yan ha, kasi alam mo na yung gilis is maalat kahit tinugasan mo pa. Tapos, ayan, mix lang natin. Mix, mix, mix. Ayan. Ito yung pagkain na kinalakihan namin, yung dilis o bulinaw. Kaya hindi talaga ako ma-artist sa pagkain, guys. Hindi ako ma-artist sa pagkain ng mga Filipino food ng mga tuyo. Ayan. Isa ito sa paborito ko sa usaw ng suka. Ayan. At nilagyan ko din siya ng sugar, white sugar, guys. Para matamis-tamis yung ano niya. Timpla. Ayan. Mix natin ulit. Pagkatapos, ihalo natin yung dilis dito. Pag soft na talaga yung kamatis. Wait lang natin, guys. At dito na, nilagay ko na ang dilis. So, yan guys, nilagay ko na siya. Half lang ang nilagay ko nito na dilis. Kasi yung half is isawsaw ko siya sa suka na may sili. Diba? Ganitong pagkain lang, sapat na. Nakakabusog na. Ito yung minsan mo lang makakain dito sa ibang bansa, kaya mamimiss mo talagang kumain ito, kaya pag meron, ayan, binigyan ako, kaya niluto ko na. So, ganito lang guys. Masarap yan kasi matamis-tamis. Hindi mo ma-feel yung alat ng dilis. So, ganyan lang pag nasa ibang bansa kayo guys, lalo na sa Middle East. Para-paraan na lang paano kayo makakain. Discartes, paano kayo makakain. Huwag kayong magpagutom. Basta. Umanap na lang ng paraan na makakain kayo kasi hindi lahat ng amo pare-pareho. Meron ibang amo na stricto na hindi ka basta-basta makapagluto ng sarili mong pagkain.
hindi ka pwedeng mag hindi ka pwedeng kukuha sa ano nila, kailangan mo pa maghintay na makatapos lang kumain para yun yung tira nila ang kakainin mo. Kaya swerte na lang yung iba na ano, mabait yung amo na parang ikaw yung parang sa'yo yung pinagkatiwala yung kusina, na kahit anong gawin mo sa kusina walang problema, kasi ganyan, ganito ang amo ko guys. Kusina is akin yan. Kahit ano pang gagawin ko, anong lulutuin ko, walang problema. Kahit anong mga pagkain Pinoy na lulutuin ko, walang problema guys. Kasi sobrang bait nila. So, yung ibang mga amo naman na grabe, na halos hindi ka makakain, kayo na lang ang gumawang dumiskarte guys kung paano kayo makakain sa tamang oras, o makakain kayo na hindi kayo magugutuman, kasi mahirap talaga. Mahirap. Tayo lang ang makakatulong sa sarili natin, guys. So, ako naman is thankful naman ako sa amo ko. Swerte ako sa kanila, pati mga alaga ko, mabait sila, guys. So, yan. So, sa mga ka-OFW ko dyan, shout out sa inyo. Thank you so much sa support. Ayan guys, ang aking dilis, half na hindi ko niluto sa kamatis. At ito naman yung isa na may kamatis. Ayan, masarap yung isa guys. Is sabaw-sabaw sa suka na maanghang. O, diba? Ganyan lang, makakakain ka na, mabusog ka pa, char. At ayan, thank you so much sa mga nag-support sa akin. Ayan, bye! Ingat kayo guys, daghang salamat, sending hugs, sending love. Bye! Shout out sa lahat ng team dyan na laging nagsusuporta. Babush! Mwah.